Hindi pa lahat ng mga Pilipino marunong magbasa at nauunawaan ang kanilang binabasa. Kaya ang DepEd naglunsad ng proyektong Brigada Pagbasa. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman. Ang gusto sana ng Department of Education, lahat ng batang Pilipino marunong magbasa. Pero sa ngayon, ayon sa DepEd, 97% lang ang functional literacy sa bansa o yung mga nakakapagbasa at nakakaunawa sa kanilang binabasa. Mayroon pa rin daw talaga mga estudyante na hindi pa rin marunong magbasa. Ang masaklap, nakakalusot daw ang ilan sa kanila na humakbang sa mas mataas na baitang. Mayroon pa rin 3% na mga kababayan natin, hindi pa natin masabi kung ilan dito yung nasa basic education years, ang hindi pa rin functionally literate. May nakakalusot pa rin na umaabot po sa ganyang baitang at yun po ang dahilan to complement what DepEd is doing. Inunusan ng DepEd ang Brigada Pagbasa na may layunin na tulungan ang mga bata na magbasa. Sa halip na sasabihin nila, gusto ko magboluntaryo, maglinis, magtanim, magpintura. Ang sasabihin ngayon natin ay gusto ko magboluntaryo, gusto kong magturo ng ating mga anak na magbasa. Isa ang World Vision Philippines sa partner ng DepEd sa nasabing misyon. Brigada Pagbasa could just be a means for every Filipino child to access quality education. Because of education, we're able to become who we are today. Patunay sa halaga ng pagbabasa ang kwento ni Rebecca Bustamante na mula sa pagiging kasambahay at yaya, isa na ngayong Chief Executive Officer o CEO ng sarili niyang kumpanya. Pinapalo kami noon kasi I cannot read. Grade 2, I cannot read. Kasi I don't have books and I don't have time kasi nagpapakatulong talaga ako noon para kumita lang pera. Inspirasyon din ang hati ni GMA host Joy Spring nang ibahagi ang kahalagahan ng pagbabasa sa kanyang buhay. Knowledge is power. You have to read. You have to be able to educate yourself kung ayaw mo na matulid ka sa mga taong nakikita mo sa paligid mo. Hinihimok ng DepEd, World Vision Philippines at ng Philippine National Police ang lahat na maging bahagi hindi lamang sa pagtuturo sa mga bata kung paano magbasa kundi pati ang paghubog sa kanilang kinabukasan. Marisol Abdurrahman, GMA News.